isang masayang araw po. Ito ang ating Consolidated Pen. Bisitahin po natin ang ating mga tinrabaho. Sabado ng umaga po ngayon dito sa Pampanga. Ang magandang maganda ang panahon, pero kagabi po napakalakas ng ulan at medyo nagtagal. Kaya putik at lawa na naman po ang ating naging problema dito sa ating Consolidated Pen. Kaya ito pong excuse me po, itong naipon pong tubig dito sa lugar na kanilang pinaghukayan ay aming kakanalan para makalabas po ang tubig papunta dito sa may unahan ng kulungan at ma-divert po natin palabas. Yung pong pag-iipon ng tubig na ganyan, excuse me po, ay maganda rin para may paliguan sila. Pero dapat po nadidrain ang tubig at hindi pinatatagal, dahil yan pong yung simpleng tubig na naiipon na ganyan, ang isa po sa pinaghihinalaan kung naging problema namin last year na naputukan tayo ng ASF. Kasi po, ang yung ating galaan noon, may lugar pong mababa yun, naipon ang tubig, hinayaan ko lang po, thinking na naliligo naman yung mga baboy doon, pero nagtagal po na may tubig yon at hindi na de-drain, kaya kalaunan po ay yung stagnant water naglumot na at excuse me po, ang suspecha ko po ay doon nagumpisa ang ating problema. Kasi po nung yung kulungan na yon ang umpisa na mayroon tayong mga nangamatay na alaga. At yung pong mismong tubig ay naging greenish na sa kapal ng algae. So ngayon po, ang gagawin namin pag nagkakatubig na ganyan ay ating gagawa ng paraan para makalabas ang tubig. So ito naman po ang ating mga inahin. Hindi pa po nabibigyan ng damo, kaya nananaid po yan yung mga bagong tubo. Dahil po nag-uulan, may mga lumalabas na bagong damo. Yan po ang kanilang binubungkal-bungkal dito sa may lilim ng akasya. At dito naman po sa ating may silungan, ayan, nakaipon po ang mga biik. Ayan po ang ating mga inahin at biik dito sa silungan ng ating Consolidated Pen. Ayan po, may nagpapadede ay dumapa na. So, ayan po ang ating mga alaga. Dudugsungan pa po namin itong ating silungan. Kita ko ngayong pumapasok na sila na medyo kulang pa rin po. So, magdadagdag pa po kami ng isang lona para po mas maprotektahan natin ang ating mga alaga. Silipin po natin yung pinakahuling umanak dito. Doon pa rin po siya nagkuta sa kulungan ng mga barako noong araw. Excuse me po. So ayan po ang ating mga inahin kasama ang mga biik. Dito po sila sa loob ng ating silungan. Ito pong inahin na ito ay dito sa labas umanak. Diyan po sa may sulok na yan. Pagkatapos po ay pumasok siya sa loob ng kulungan. Ayan po siya, may namatay na po sa kanyang mga biik
medyo madilim po yung loob, hindi ko mabilang kung ilan yung kanyang biik. Kahapon po ng hapon ay kumpleto pa itong sampo ng makita ko. Pero kanina umaga, sabi po ni Lito, ay may patay na. Kaya lang po ay hindi ko naitanong kung ilan. So itim po yung namatay dahil kita ko na dalawa pa rin yung puti sa kanyang mga anak. So ang umanak po natin dito, kung ganon ay 14 na. So 8 pa po ang hinihintay natin. Yung mga nahuling umanak na hindi po nakastahan ni Rocco ang ating mga hinihintay. So ang mga kasunod na biik po niyan dito sa ating consolidated pen ay malamang kay Mario na. Alam ko po ay mga second week ng June ang due date nung unang nakastahan ni Mario. Kaya lang po, yung exact date ay hindi ko tanda. Pero ipinalista ko po kay Lito dun sa aming record yon nung sumampas si Mario para po may alam nga namin kung kailan ang kay Mario ang cut-off ng kay Rocco. So yan po, maya-maya lang ay magbibigay na po ng damo si Jonel dito. Nakuha lang po siya ng ating pambigay. Katatapos pa lang naman po magpakain ng ating rasyong sapal na darak na nga po pala ang aking inihahalo sa sapal ngayon. Dahil nagkulang na po ang supply ng pinagtabasan ng 1-ton wrapper. Kakaunti po yung napoproduce. Kaya hindi po sulit na biyahihin ang 1-ton wrapper galing po ng Nueva Ecija kung kakaunti ang produce, lalo na po at hindi pa naman ako nakakapaghatid ng baboy kay ka-farmer. Pag na kay ka-farmer na po ako, malapit-lapit na lang takbuhin. Pero kung galing po dito sa Angeles para pumunta ako ng Nueva Ecija at kakaunti lang ang aking maisasakay, ay hindi po sulit ang biyahe. So nakakakuha naman po ako ng darak sa mga kiskisan dito sa Pampanga. Ang presyo po ngayon ay 12 pesos per kilo. Titingin-tingin po ako sa may Magalang at Mexico. Marami pong kiskisan sa mga bayan na yan. Baka po makakuha naman tayo ng medyo mas mababa ang presyo at saka mas regular ang maging supply. So yun po ang isang pinag-aaralan kong gamitin ngayon ay ang darak. Dahil dati po hindi ako nagamit ng darak at sufficient naman yung nakukuha nating 1-ton wrapper trimmings. So yan po, pag walang ibang mga kakain, ginangata-ngata naman nila yung mga damong ito na, pero yung bagong dahon lang po. Pero pag marami po silang makakain, hindi po nila pinapansin yung damong yan. Siguro po ay mapait-pait ang damong ito dahil ang kadalasang nagiging gamit po ng damong yan, hindi po alam ang pangalan, ay kanilang nesting material lang. Pero pag ganyan pong ano, yung bagong tubo at saka po yung bagong dahon ang kanilang kinakain. So ito po ang ating sitwasyon dito sa ating consolidated pen. Gagawan po namin ng paraan para makalabas ang tubig nito. Pinakakanalan ko na po kay Mariano para po ma-drain natin as much as possible ang tubig na ito. Pagkatapos po, baka magkayod din kami ng lupa para matambakan ang lugar para po gumalaw ang tubig.
Kasi ang lugar pong ito, kaya nagkaganyan, ay dito siya laging nagpapainom. Binungkal po ng binungkal ng mga baboy pag itinataob po nila yung kanilang batsa. Kaya po lumalim ng lumalim ang area ito. Kaya po ito pinaglagyan ko sa kanila ay talagang mas mataas kaysa po dito sa ating dinadaanan sa labas para po sana diretsong lumalabas at tubig. Kaya lang po, yung binungkal nilang yon ay mas malalim na po kesa sa ating palalagusan sana ng tubig dito sa harapan ng farm. Yan po ang pakainan. Halos puro saib na. Ito pong pakainan ng mga biik. Marami pang laman. Dahil dun nga po sila nagkukuta muna sa may silungan. Kaya po kakaunti pa lang ang makakain. Pero maya-maya lang po ay pupunta rin dito ang mga yan para kumain po. So yan po muna ang ating update bago dumating si Bagyong Betty dito po sa area natin sa Pampanga. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.